Hello everyone, so it's me Keith again. This time yung i-ano natin, i-vlog natin ngayon is about GCash. So there are a lot of people who are asking what are the specific or new features ng GCash. So every year nagkakaroon po sila ng panibagong features, nagkakaroon po sila ng panibagong mga services na binibigay for our end users. So titingnan natin kung ano yung mga features na meron si GCash and at the same time para mas mapadali kasi minsan nalilito tayo paano gamitin si GCash, hindi natin alam paano magsimula or ano yung iba't ibang pwede natin gawin with GCash. Kaya let's go! So yun nga, first things first, kailangan meron na tayong naka-install na GCash sa ating mobile device. It can be an Android device or it can be an iOS device. So titingnan natin kung ano yung meron. For me, I am using an Android device, so I'm just going to pull out the GCash app. So of course, meron tayong tinatawag na authentication or yung security. So yan. So once you have opened GCash, meron tayong tinatawag na dashboard. Ito yung makikita natin. Ito yung mga usual services na meron si GCash. Nagbabago-bago po siya depende sa update. Ngayon kung iso-show more po natin, marami pa pong mga services. Merong fund management, financial services, merong business, merong lifestyle and shopping, at saka yung tinatawag natin na bills and payment. So with this, kung ano yung gusto mong makita sa dashboard mo or sa pinaka-front mo, pwede nating i-click yung edit at pwede nating baguhin yan according to our preference kung ano yung kailangan natin. Okay, so yun yung kagandahan kay GCash. Meron siyang tinatawag na personalization. So paano nga ba mag-cash in or mag-transfer sa GCash? Yung una nating gagawin is itatry po natin paano mag-cash in sa GCash. So first, babalik tayo sa ating dashboard. Ngayon pag nasa dashboard na po tayo, meron po ditong nakalagay sa upper left corner na cash in. So pipindutin po natin si cash in. Yan, pag nasa cash in area na po tayo, marami pong ways paano tayo mag-cash in. Dito sa manage area, makikita po natin yung tinatawag natin na my linked accounts. Sa akin, meron na pong nakalinked na account sa akin, yung BPI, GCredit, PayPal at saka marami pa. So yung linked accounts po natin, ito po yung mga shortcut ng mga accounts na naka connect na sa GCash. Marami pong paraan. Meron ditong tinatawag na over-the-counter. Kung gusto mong mag-load sa GCash mo, pwede kang mag-load sa Generica, Robinson, Shopwise, and so on. Paano mag-load? So, ang una mong gagawin is, ikiklik mo lang yung generate barcode. So, yun yung tinatanong po kasi ng ating mga cashiers. Kung ano yung, or kung magkano yung ilo-load natin, pinapa-generate tayo ng barcode, tapos ilalagay mo lang yung amount. Tapos yung barcode na binibigay, yun po yung babarilin nila gamit yung kanilang barcode reader. Now, dito rin naman, meron tayong tinatawag na View Nearby Partners. Sa View Nearby Partners, kung saan yung location mo sa Pilipinas, lalabas po o ipapakita po ni GCash kung saan yung mga business partners or affiliates ni GCash kung saan pwede kang makapag-over-the-counter loading. Yun yung kagandahan po kay GCash. Meron din naman pong ibang paraan yung tinatawag natin na online banking. Kung meron kayong mga online banking accounts, gaya ni BDO, BPI, or even Land Bank, pwede po kayong makapag-cash in, okay? Gamit yung online banking accounts. Pag-click nyo po yung icon ng banko na yun, lalabas po yung instructions kung paano tayo mag-online banking account or magka-cash in via GCash. Meron namang global partners, kagaya ni MoneyGram, Western Union, or even yung mga B-Wallet na tinatawag at saka PayPal. Yun yung kayang gawin ni GCash, guys. Now, ngayon, pag hindi po naman natin sigurado kung ano yung hinahanap natin, meron pong search button na located sa upper right. So, dito sa search button na located sa upper right portion ng ating GCash app, pwede po tayong mag-search dun. So, ikiklik po lang yung search button. Then afterwards, itatype mo yung global partner na hinahanap mo. Kagaya sa akin, for example, PayPal, pag type mo po is lalabas na po siya. And at the same time, lalabas na rin po yung instructions on how you're going to transfer or cash in using PayPal. So, yun po yung way on how you're going to cash in GCash. Ngayon naman po, paano po ba mag-send sa GCash? Siyempre, meron tayong tinatawag na send money. From there, marami po tayong options na pagpipilian. Kung gusto mo ng express send, yun yung diretso na po na si send, basta ibibigay mo lang yung number. Meron naman pong send via QR. So, i-upload nyo po yung QR code na meron na ibibigay sa inyo ng taong pagsisendan nyo ng pera. Meron naman pong tinatawag send a clip. Sa send a clip naman po, para po siyang parang angpaw, kumbaga. So, parang nakasobre at saka merong parang customized
dedications na pwede nating ilagay. Okay, so same thing din po yung send ang pau, ganun lang din naman po yung lalabas. Sa bank transfer naman po, yan, kung merong mga bank accounts, yung mga pagsasenda ninyo, pwede nyo pong gamitin yun. Dito naman, meron tayong tinatawag na buy a load. So, pag bibili tayo ng load sa isang tao or para sa atin, pwede na pong gamitin natin si GCash. Actually, matagal na po yung feature na to. Okay, so meron tayong A+ rewards. Sa A+ rewards naman, ito po yung part ng GCash from which pwede po tayong bumili ng vouchers, okay? So let's say, for example, dito merong Foodpanda, meron naman dito ang mga Jollibee or, yeah, oo. So mas mura binibili yung, syempre, yung mga vouchers, mas mura kay GCash. Then, if ever you're going to use it in the future, yun, makaka-discount kayo, makakamura kayo. Merong G-Credit. Si G-Credit, hindi ako masyadong gumagamit kasi hindi ako fan ng credits. Pero okay naman siya. If ever for emergency purposes, mas maganda meron kayong credit card. Up next naman is yung tinatawag natin na pay bills. So, with GCash feature, hindi na kayo kailangan pumila pa, pumunta pa sa mga malls or sa mga business centers para makapag bayad ng bills ninyo. But instead, using GCash, mas mapapadali po yung inyong proseso. GLife. Ano nga ba si GLife? So, si GLife, ito yung parang, kumbaga, buhay mo online. So, it's like, pwede kayong mag-shopping dito, pwede kayong bumili ng food and drinks, pwede kayong bumili ng load, entertainment, and so on. So, anything that you usually do outside, since naka-pandemic po tayo ngayon, marami pong kategorya na pwede nating pagpilian with this one. So, yun yung kagandahan po kay GCash. So, pwede kayong mag-order, mag-grocery, pwede kayong bumili ng mga gaming gadgets, pwede kayong bumili ng gadget itself, or, syempre, ang daming mga rewards na pwede nating kunin dito sa GLife. Isa po ito sa mga paborito kong gawin. So, instead of using individual apps, pwede na po dyan. Okay, so yun yung kagandahan po kay GCash. Next, bank transfer. So, ito yung pinaka-typical na kayang gawin ni GCash even before. So, pwede tayong mag-transfer ng pera using GCash to BPI, BDO, and so on. GInsure naman, it's like the insurance portal for GCash. This is powered by SingLife. This is a Singaporean, I think, if I'm not mistaken. This is a Singaporean insurance company. Pwede po tayo ditong, may mga kategorya naman po tayong pagpipilian kung ano yung gusto nating pa-insure. Kahit yung sasakyan, pwede nating pa-insure dito. So, ang dami pong products list na pwede nating pagpilian. Scroll down nyo lang kung ano yung kailangan nyo. Pwede nyo pong magamit si GCash. Meron pa pong iba't ibang mga insurance providers na makikita natin dyan. Okay, I don't know if SingLife is from Singapore. If it's not, then correct me if I'm wrong. Next is, of course, pwede kayong mag-create ng QR code ninyo. If ever hihingi kayo ng payments or may magsasend sa inyo ng pera, pwede kayong mag-generate ng QR code. Ang dami pa po, may mga financial services, businesses, of course, yung bill payments, at saka yung lifestyle and shopping. Yun yung napakita natin kanina, so yung GLife. Sa KKB, ito yung pinakabago nilang feature. Maganda nga po to si KKB. It's like, kung lalabas kayo ng kaibigan mo or mga barkada nyo, pwede nyo gamitin si GCash to automatically calculate or compute kung magkano yung ambaga ng bawat isang miyembro sa isang, of course, event. Let's say, for example, kakain kayo sa labas, may food trip kayo, kung ano man yung gagawin ninyo, automatically, you can split it equally or split it by item, depende. Okay, so ilalagay nyo lang po yung names ng members ng KKB, and that's it. Okay, so yun nga po, ang dami pong kayang gawin si GCash. It's up to you kung ano yung specific or necessary na service na kailangan nyo kay GCash. That's the good thing with this application. So if there are still new applications, just wait for the updates from GCash. Definitely kung meron silang maisip or yung iba pang mga features na hindi pa nakikita ngayon, but definitely in the future sa mga updates nila lalabas po yun. Okay, so that's it. If you have questions, if you have insights, or yeah, anything else, I am not sponsored by GCash for this one, but this is for the insight or for the know-how of everyone on how you're going to use GCash, kasi marami kayong screen nagre-request sa atin. Okay, so that's it. Bye for now, guys, and subscribe for more.